Miami Tomsville dyan. Tapos andito yung Liu Hair Night Market. Dito lang sa side na to. Konting abante lang. Plus yung sikat na Family Mart na big. Tapos ito yung itsura ng front desk. So, dyan ako nag-check-in kanina. Ayan, yung itsura ng elevator. Simple lang. Ayan, malaki. Hindi siya single bed. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, sa video po na to, i-share ko sa inyo ang ating hotel dito sa Kaohsiung, Taiwan. And actually, ito yung second hotel natin ngayon dito na natuluyan. Dahil yung first hotel natin, panoorin nyo doon sa first Kaohsiung vlog series na ginawa ko. So, ilalagay ko dito yung screenshot. And actually, mas maganda to ng D-Hammock. Kasi nakapasok na ako. So, itong intro na to, late ko itong i-film. And nauna kong i-film yung room tour. Napakaganda nito kumpara doon sa dati kong natuluyang hotel. And at the same time, yung location niya guys, napakalapit sa Liu Hei Night Market. Ayan, yung isa-zoom ko na yan. Doon sa side na yan, Liu Hei Night Market na yon. Plus, napakalapit lang nito sa Formosa Boulevard, which is ito yung area na kung saan center siya ng Kaohsiung. For me, yun ang center. Yung may pabilog na merong dome of light. And at the same time, yung harapan ng hotel na to is yung Tom's World na sikat here. Plus, yung sikat na Family Mart na big branch here sa Kaohsiung. Okay? So ngayon, ang ating hotel, nabasa niyo naman sa title, ang Sky One Business Hotel. Okay? So ngayon, itutour ko na kayo. Let's go! Ayan. So nakikita nyo, is unang-unang makikita nyo dito is yung vending machine. So meron po dyang hindi siya available, mga X. Grabe. Unang-unang show ko sa inyo hindi na available. Maganda siya guys. And actually, so far, ito yung isa sa mga cheapest hotel o most affordable hotel na nakita ko dito sa Kaohsiung. Okay? So ayan. Diba? Naririnig nyo ba ako? Okay, so ngayon, ito yung itsura ng lobby. Ayan, as you can see, mayroon dyan laruan. Tapos ito yung may mga upuan dyan, if ever, kapag gusto nyo mag-chill-chill lang. Tapos ito yung itsura ng front desk. Okay, so dyan ako nag-check-in kanina. And pakita ko sa inyo sa side dito. Ayan, mayroon din dito mga upuan, if ever. Kung trip nyo dyan. Tapos, ayan, may wifi here. Bawal mag-smoke. Okay, so ayan, is mayroon dyan pa microwave. Ay, oven. And microwave na pwede nyo kunin if ever kung trip nyo. Ay, may pa-water pala dito. Hot water, ice water, warm water. Pero ako, hindi ko yan ginamit. Bumili ko sa Family Mart since malapit nga lang dito, okay? So, pumalit na tayo. Ay, wait. Mayroon pala dito ang toilet. Ayan, may toilet dyan. Ah, mayroon dong elevator sa side doon. Tapos mayroon din dito. Okay, pumalit na tayo. I mean, let's go up. So, yung elevator nila, mayroon din doon sa kabilang side. At mayroon din dito. So, ayan. Sa 11th floor, youth hostel room. 3rd floor to 10th floor, business class room. 2nd floor, restaurant. 1st floor, lobby. B1, parking. Okay? So, tara na. Pinutin na natin ito. Ayan, yung itsura ng elevator. Ayan, as you can see, kailangan nyo itap yung card nyo. And 3rd floor tayo. Okay? So, medyo maliit lang elevator. Okay na rin naman siya. Malamig, may aircon. May mapakita ko sa inyo yung hallway. Ayan yung itsura ng hallway. Very plain lang. Hindi naman siya nakakatakot. Ayun yung itsura. Yung mga iba dyan, walang window. Ayan, diba? So, ang room natin is 315. Makikita ko sa inyo. Ito po ang ating room, 315. Okay, let's go in. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung room tour natin kanina. Ayun guys, so andito na tayo ngayon sa Sky One Hotel at mag-check-in na tayo. And syempre, una sa mga hinihingi nila isang passport. So, pakita na natin passport natin. And actually, hindi ko alam kung nakapagbayad na ako dito online or dito pa ako magbabayad. Okay, so here's my passport. Here, thank you so much. And sana wala silang hingi na deposito. Pero if ever naman, kung dito tayo magbabayad, ika-card ko na lang din. So, ang tahimik lang niya. Ayan, as you can see, ito yung itsura ng lobby. Mamaya itutur ko sa inyo ng detalyado. Ito yung mismong front desk. Diba? Ayan, so ang nabuk ko pala is yung pinakamura. At ngayon, mag-add daw ako ng 800 Taiwan dollar for 4 nights para sa window. 1-4 yun. Okay, I'll add. Yeah. Okay, so... Kailangan ko ng window. Pay via card? Through card? Okay. So mag-card na lang tayo. Kasi parang feeling ko kapag walang window, parang hindi ako makakahinga guys. Need ko may window. Since tipid nga pala yung book natin, wala akong kasamang breakfast. So if ever, kapag gusto nyo mag-add. How much usually is the breakfast per day? How much? One day, one person, 99. 99 NTD? 99. One day, one person. Ah, okay. Yeah, I'll think about it. I'll think. Okay. If you want breakfast in there, buy ticket. Okay. Thank you so much. 99 NTD daw.
3 floor, 315. Okay, no worries. Okay, every day if you want clean room or change tower, you can tell us in there. Okay. Thank you so much. We are check out time 11 o'clock. 11 o'clock. Yes. Okay. Thank you. Okay, so ngayon, tara, dumiretso na tayo sa room tour. At alam nyo, to be honest, ang aking in-avail dito is yung pinaka-basic na room, yung pinaka-mababang room talaga nila. So, ito yung price. Ayan, ilalagay ko dito sa screen. And also, nakita nyo naman kanina, nung ako po yung nagpa-check-in, nung nag-check-in ako, ay nag-add ako ng 800 NTD. So, ilalagay ko dito dahil 200 per night ang additional kapag ka, kunyari, tayo ay magpapa-room na may window, ganyan. Kasi di ba nga, sabi ko nga sa inyo, kapag ka kasi walang window yung room, parang feeling ko nasusuffocate ako, ganyang level. So, dati okay lang sa akin, pero ewan ko parang ibang vibe yung nabibigay ng mismong hotel room. Tapos meron siyang balcony at least, or kahit window na maliit, tapos kapag ka titignan mo lang ganun, ewan ko, kaya yon. So, ngayon, magsimula na tayo. Dito guys, pagkita nyo dito sa pintuan, wala siyang yung mismong sinipan dito, walang ganun. Then, umaba tayo ng bahagya, and dito yung mismong hotel car, ganyan. Tapos ito yung ano nila, aircon nila. And actually, alam nyo, medyo nasyunga-syunga ako sa part na to. Dahil, ayun, as you can see, Chinese po. Chinese po yung sulat. So, tinry ko na i-Google Translate, hindi ko ma-figure out kung paano siya i-operate. So, tingin ko mamaya, ah, tumagalaw. So, mamaya makakita ko na lang sa inyo kung paano. Okay, so dito sa side na to, ayan, ito po ang ating toilet, okay? So, mag-ingat kayo kasi ito, nakikita nyo, naka-elevate siyang ganyan. Eh, as a self na medyo ihihina kanina, eh, medyo syunga-syunga ako, guys. Nadapa ako dito. Nadapa ako dito. Like, kasi, hindi ko alam na may ganun. Kaya, nadapa ako, natisod ako, ganun level. So, ayan po, ito po ang itsura ng ating toilet. So, napaka-simple lang. Hindi ko na siya iisa-isahin kasi baka sabihin nyo, may mga unnecessary comment na naman. So, ayan po, ito pong mismo, nasanay kasi ako sa iniisa-isa talaga, guys. Pasensya na, iisa-isahin ko. So, ito, ano to? Ano to? Ano to? Tissue? Ano to? Hindi ko alam. So, hindi ko ma-explain sa inyo kung ano yan. So, i-comment nyo na lang, guys, sa baba kung alam nyo yan. Tapos, ito, meron siyang pa-towel. Tapos, ayan, yung mismo toilet bowl. Tapos, may pa-tissue doon. Wala siyang bidet! Oh my God! Tapos, ito, meron ditong closet. I mean, sink. Tapos, ito, meron ditong shower cup. Ayan yung shower cup. Yung razor, toothbrush, and cleaning kit, ayan po. Meron dyang mirror, tapos naka-separate itong mismo shower area, tapos meron dyang shampoo and body wash, o diba? O, napakabilis lang nun, at least hindi ko na-explain ng masyadong detalyado, okay? Nalalak naman siya, if ever, kung gusto nyo ilak, ganyan. Nalalak naman, para kapag kayo ever gusto nyo ng privacy, may kasama kayo, hindi nyo mabubuksan. In-explain ko din, no? Kasi guys, hindi ko talaga kaya na hindi informative yung videos, kasi lumaki po talaga ako ng informative ang videos, even before sa TikTok. Ayan po, aking TikTok account, follow nyo ako dyan, meron din ako dyan mga travel videos. Galing sumegway na promotion ng TikTok account. So, ito yung itsura ng ating room. Super simple lang. Tapos may pa-wallpaper dyan. May pa-wallpaper dyan na Paris. Oh my God, guys. If ever, kapag ka nakarating kayo sa part na to, ilagay nyo dito sa baba, Ivan, please go to Paris, France. Okay? So, guys, i-comment niyan. I-manifest natin yan. Manifest natin lahat para makapunta tayo dyan sa Europe. Okay? So, ito na po ang itsura ng bed natin. Yung bed po is simple lang. Ayan, malaki. Hindi siya single bed. So, medyo malaking size. Double ba yung ganyang size? So, ayan po. And dito, meron ditong side table. Ayan, as you can see. Tapos, makikita nyo, is ito meron ditong telepono. Tapos, ito po ang password ng wifi and name, okay? Tapos meron ditong pasaksakan, ayan yung charger. Okay siya, guys, kahit yung mga Philippine socket, pwede dyan. Tapos itong USB port, tapos itong mga ilaw-ilawan, ganyan. Tapos dito may pa-couch. Ayan po, may pa-couch po dyan. Meron ditong pa-mini table, meron dyan trash bin, tapos itong open cabinet na ating pinaka-paborito. Open cabinet. And ito po yung side ng working area. Okay, tapos ito po ang mini refrigerator. Meron dyan electric kettle, may dalawang water, tapos ayan na yung tea, coffee, tapos may pa-tissue dyan. Ito yung binili ko na milk tea na hindi ko naman siya, guys, nasarapan, to be honest. O, diba? Honest tayong review dun. Kasi feeling ko hindi siya ganun katamis for me, pero okay lang. Sorry, hindi na ako mag-milk tea sa susunod. Sabi ko pa naman, magda-diet na ako simula ngayon. Tapos, ito guys, nakita nyo ba yan? Yan po ang window na binayaran natin na 800 NTD for our whole stay dito for 4 nights. So, 800 NTD na yun kasi 200 NTD per night kapag gusto nyo may window. Okay? So, ayan po. Tignan nyo kung gano'ng kalaki window. O, diba? Ito lang po ang window. Itong side lang na to. Akala ko nung una ganyan kalaki, guys. Nung pagbukas ko dyan, ay, grabe, ito lang pala. Pero natuwa ako, tignan nyo, nasa tapat natin ang sikat na sikat na Tom's World sa kanila. Ayan, may Tom's World dyan. Tapos andito yung Liuhe Night Market. Dito lang sa side na to. Konting abante lang. Parang siguro 150 meters lang. Ganun. Tapos, syempre, meron din dito pa TV. Ayan po ang TV, diba? Okay siya. Actually, natatakot ako dito sa ganito.
Kasi diba usually, kapag ka merong mga, what do you call this, yung parang suspicious thing, baka mamaya yung camera to, ganyan, so tatakpan ko yan, ganun. Medyo ganun ako kapag ka hotel eh. Like, baka mamaya, binibidyo na pala tayo dito, no? Tapos makikita, nakamamatay, yung ganun level. So, yun po ang itsura ng ating room, okay? So, ngayon, sasabihan ko na lang kayo ano pa mga updates o developing stories dito sa ating hotel at saka sa pagtutour ko dito sa room natin. Okay, so ngayon po ay bibigay ko na sa inyo yung quick review, verdict ko, and actually nawala po ang file natin kung saan talagang sinunod ko dun sa mismong hotel, sa Sky One Hotel sa Kaohsiung, at ngayon ibibigay ko na sa inyo ang panibagong version ng verdict natin, okay? So, number one is sa location, okay? So, ang location niya is napakaganda. Kasi nagre-research ako nung naghahanap pa lang ko ng bagong hotel, kasi siyempre, second time na natin sa Kaohsiung, unang hotel natin, super lapit sa Formosa Boulevard. At ngayon po, ito, medyo malapit siya, pero hindi naman ganun kalayuan, okay? And, ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo na kapag ka ni-research nyo to o in-input nyo to sa Google Maps, ang ituturo sa inyo ng Google Maps, ang pinakamalapit na train station dito ay ang Formosa Boulevard. Though, may mas malapit, which is mamaya sasabihin ko sa inyo, okay? So, ito pong hotel na to ay located siya sa Kwanjin District, Kaohsiung City, Taiwan. So, yung address, ilalagay ko dito sa ibaba. And so far, maganda ang location niya dahil dalawang train station ang malapit sa kanya. Una, is tulad ng sinabi ko sa inyo, yung Formosa Boulevard, at yung number two is Sianjin Station. Okay? So, Sianjin Station po ang mas malapit dito kumpara doon sa Formosa Boulevard. Kaya, yung nilakad ko nung paglapag ko pa lang is mas mahaba pa kumpara kapag sa Sianjin po ako talaga bumaba, okay? So, ang pinakamalapit na train station exit dito is Sianjin MRT Station Exit 4, okay? So, ilalagay ko dito sa screen na Exit 4 yung pinakamalapit para yun, malaman nyo if ever kapag ka dito kayo mag-check-in is from Kaohsiung International Airport, dun kayo bababa sa Sianjin Station, okay? Yung mga sunod-sunod ng mga train station exit, ilalagay ko dito sa ibaba na sasakyan nyo para maging aware kayo, okay? So far, for me, yung location niya the best dahil number one, malapit nga siya sa dalawang train station, and for me, yun kasi tinutukoy ko o what do you call this, yun ang lagi kong iniisip na pinaka-center talaga ng Kaohsiung kasi andun yung mga train station. So, ako lang po yun. Ewan ko po sa inyo kung ano po ang gusto nyong mismong center nyo. Depende naman yan sa trip nyo. Pero ako, yun. Okay ako doon dahil number one is maganda ang kapaligiran. Merong mga establishments. And aside from that, isa sa pinaka-main reason kung bakit ko yung pinili is dahil napakalapit po niya sa Liuhe Night Market. Kasi alam nyo naman ako, as a person na mahilig sa night market, talaga pong ito po ay super big deal sa akin ng factor na to, okay? So, yun. Location, check. So, for me, i-rate ko siya ng 10 out of 10. Kaya ko siya ni-rate ng 10 out of 10 dahil maganda nga, dalawang train station ang malapit sa kanya. So, yun. Factor na yun. Night market, factor na yun. May malapit na Family Mart, factor na yun. Then, aside from that, madaming bus stations na malapit, factor na din yun sa pagdagdag ng location sa akin, okay? Though, nung una, akala ko malayo, pero hindi naman pala. Napalayo lang ako dahil sa Google Maps, ganung level, okay? Number 2, sa budget. In terms naman sa budget, for me, i-rate ko din siya ng 10 out of 10. Wow, nauna yung rating, pero kasi gusto kong sabihin sa inyo, na for me, ito, maituturing ko siya ng budget hotel. Though, budget business hotel ang right term. Alam niyo kung bakit? Dahil ito po ay nabook ko lang sa halagang 4,100 pesos for 5 days and 4 nights. O, diba? Super mura na nun. So, yung 4,100, divide natin into 4 nights. So, 1,025 pesos lang po per night. And actually, yung rate na yan, good for 2 packs yan, if ever. And also, kapag binook niyan sa Cloak, you can use my code PaulIvanCloak para magkaroon kayo ng extra discount. Okay? So, ayan, makikita nyo ay sa mismong Cloak ko po siya binook. Okay? Wait. Tatakpan ko lang yung aking personal info. Nakikita ba? Ayan. Sa Cloak ko po talaga siya binook. And as you can see, then, ang nabook ko is standard double and no window. Okay? So, kaya mura siya kasi no window. Pero pagdating ko doon sa mismong unit, is nakita niya naman, ewan ko kung napakita ko dito sa mismong vlog na to o doon sa episode 1, is nagpa-upgrade ako na may window. So, nagbayad ako ng parang, I forgot kung magkano, parang 800 pesos ba or what? Or ilalagay ko dito sa screen kung ano yung tamang
halaga ng binayad ko. Pero mura lang din naman ang binayad ko kasi gusto ko may window para hindi masyadong suffocated yung mararamdaman ko, diba? So, ganong klase po. Okay? So, budget, check. Location, check. Service. Ano naman ang masasabi kong service? Okay yung service. Kahit madaling araw kayo dumating, kahit gabi kayo dumating sa mismong kausyong is walang magiging problema dahil lahat po ng staff nila ay super attentive. Kapag hingi kayo ng water, tatawag kayo, bibigyan kayo, tubig, bibigyan kayo, papalitan yung towel nyo, papalitan, mga ganyan level. So, napaka-okay. So far naman, service lang ang lagi ko sa inyo sinasabi, budget and location, okay? So, ire-recommend ko ba sa inyo to? Yes po, ire-recommend ko po sa inyo. Kumpara dun sa unang hotel na tinuluyan natin, which is yung malapit sa Formosa Boulevard, nilalagay ko na lang dito sa screen kung ano po yung hotel na yun. Kasi yun, medyo nakakatakot talaga dun. Ito hindi. And aside from that, malapit nga ito sa family, may malapit na Family Mart dito, malapit ito sa Liuhe Night Market, tapos malapit ito sa train station and bus stations, okay? So yun lang po, again, yung link nito ilalagay ko sa ibaba. And also, kung ibubook nyo to, super mura po nito sa Klook, okay? 1,025 pesos per night ko lang siya nabook. And also, you can use my code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo na extra discount if ever kung gusto niyo po itong i-avail. Okay? Again, panoorin niyo po ang mga susunod kong vlog dito sa Kaushuk at yung mga iba kong vlogs. Okay? Again, kung meron kayong gusto sa akin i-message na private message at ayaw niyo i-comment dito, i-message niyo lang po ako sa aking Instagram account or sa aking Facebook page at re-replyan ko po kayo dyan na mas personalized and mas customized talaga yung reply ko kasi private message nga. Okay? Again, yun lang. Thanks!